related sa kanang sa katong eight consecutive na kuan ba prayer, pero may kuan may na share si Brother Wendell na hindi alam ko yung 1 to 8 na November 1 to 8 meron talaga prayer ba na or novena, pero ang Kabro Winter mangod kay after the day after kanang kuan ba after All Souls Day 8 consecutive ka mo visit sa Minteryo. Sige, since andyan na si Brother Wendell. Brother Wendell, isa pong napaka-warm na pagbati at pakisagot na rin yung katanungan niya, Brother Wendell, kasi ikaw daw pala ang nagsabi nun, so pakibigyan ng linaw. Brother Wendell, taliwong! Okay, Or magandang gabi at gusto kong ipaabot din dito. Kondolin sa diocese ng Talibon, isa sa mga exorcist, si Father Alexander Oxtero, ang pumanaw ngayong araw na ito. No? Siya ay dating chief exorcist bago si Father Felicilda. So, kaugnay sa executive day, simula yan sa pitsa uno ng All Souls Day at hanggang pitsa otso. Yan. Provided na yung inaanyayahan tayo sa simbahang Katoliko sa kapista sa pagdiriwang ng All Hallows Eve, Nobyembre 31, magsagawa tayo ng fasting. Of course, magsimba tayo at sundin natin ang conditions in order to obtain plenary indulgences, no? In order to obtain plenary indulgences, may mga conditions. Una, kailangan talagang hilingin natin yan sa morning prayer natin. I wish to obtain plenary indulgences attached to my good works and prayers today. So, pagka pizza uno, All Saints Day, yun, inanyayan tayo dahil holiday of obligation yan, magsimba. Kung pwede tayo magkakumpisal, mas mabuti. At magbisita. Kahit pa ulit-ulit sa sementeryo o sa ibang sementeryo, magbisita tayo. Yun po. Brother Wendell, hindi pala yun siya kanang 8 consecutive days na after All Souls Day na parang i-continue ni mo ba na maantog hapon ka sa cemetery niya. Nabita kay specific na pilak to Our Fathers, Hail Marys, Glory Be. Hindi. Mula sa pizza uno hanggang pizza otso yan. No? Ano? At may prayer tayo. May prayer na pinupost din si Father Darwin. Maikli yan na prayer na pwedeng gamitin yung sa Diocese of Dumaguete. Mataas yun. May litany pa. Pero may pinupost din si Father Darwin, maikli yan, pwedeng gamitin sa pagbisita natin sa at magdala ng holy water. So, nasa update ko ato. From November 1 to 8, di Brother Renel, 1 to Yes, 8. yes, yes, yes. So, dili after All Souls Day, dili na nga to. Sister, kung maaari, sister, magtagalog po tayo, sister, para po sa sa ikakaalam ng marami. Yun lang, Brother Renel, thank you for clarification. Pinatagalog lang kita, umalis ka na kaagad. Kung naman. Maraming salamat. So, panawagan natin na kung maaari, isali sa prayer si Father Alexander Austero, dating chief exorcist at exorcist at siya yung spiritual director ng Bible Apostolate, pumanaw kaninang umaga alas 4. Yan, maraming salamat, Brother Wendell. At pakiayos ang iyong Sister Halloween, Happy Hallowtide, no? Pakiayos doon, sabi ni Father Bob. Ayusin mo yan. Hindi daw Hallowtide, Halloween. Hello. Hay, burong man daw yung Halloween.
Brother ko, andyan rin. Ba't naging wrong? Mas mabuting hindi mention yung term na yun. Dahil ano yan? Ano yan? Tawag doon. Pagan, ano yun? Na ano yun? Pero yung mga Catholics kay nag... Father, yung mga Catholics nag-use man ng Happy Hallowtide or All Hallowtide. So, mas mabuting na hindi natin gamitin yan kasi ano, All Saints Day, ganun. Yung tinuro sa atin ng simbahan. Kasi pag ano, ma-confusion sa Halloween, yung Halloween is ano, a pagan celebration. Pero yung hallow, di ba, meaning yan kaluluwa ba? Yeah, of course, pero deviated. Hallow means banal. Kaya nga, sa prayer natin, hallowed na, ano be thy name. Yeah, na ano na yan, na tawag doon, na corrupt. Corrupted. Pero on Hallowtide, Padre, yan ang meaning yan, di ba? Yung tatlo na days na Hallows Eve, All Saints Day, at All Souls Day. Yung three yeah. days ba ang tawag niyan is Hallowtide, di ba? So, or Hallowtide. Ayun nga, na corrupt. May misinterpret ka niya na you're celebrating the Hallows. O, so parang restricted na yan from using Hallowtide, okay. Sige, thank you. Thank you. Salamat. Walang ano man. Ito naman kay Sister... Nakaano si Katie. Si Cathy, Catherine. Yeah, Sister Cathy. Ang islang ni Father, Katie. Good evening po sa inyo. Ang yes, pwede, pwede makita yung camera mo, Sister Katie? Okay po. Wait lang po. Tatanong ko lang po, quick question, para dun sa nabanggit kanina about sa mga ano, sa mga gamit or... Yung nabanggit kanina yung sa mask na galing sa Africa. Meron din kasi akong mga matagal na nung galing pa ako sa Egypt at saka sa Jordan na may mga binili na akong mga as a souvenir lang naman. Pero yung mga kasi statues na from Egypt, meron akong mga pyramids at saka yung mga sphinx at saka mga iba-iba pang mga galing sa Egypt at saka Jordan na mga ganun. Ano bang dapat kong gawin doon? Kasi diba, nakakaano ko lang parang mga ano pala yung mga yan, yung mga sa mga temples. So, related yun siguro sa mga artists. Kailangan ko bang itapon yun or kailangan lang na dasalan or something? Other Bob? So, para for sure, no? Dapat i-anway yan yung i-deliverance kasi sabi natin hindi ata nila kung may rights yan ginawa niyang ng ano, pag-create niyan, inumbisa ng rights. Yon, hindi natin sure. Pero para sure bull tayo talaga, hindi natin dapat i-ano natin, deliverance yan. Pwede naman yan as an ornament, no? Pero dapat wag paniwalaan, wag lagyan ng meaning. Kasi pag ganoon tayo, we must be practical, no? Na hindi na dapat natin na mga pag images yan, talaga allergy tayo dyan, tapo natin o no? Sirain. Ganoon tayo kasi pagpupunta tayo ng museum, anong gagawin natin? Takpan natin yung mukha natin, takpan natin yung mata. O, di ba? So, ang ano lang kasi doon, pag hindi mo pinapaniwalaan, mas maigi. Pag bigyan mo na ng halaga at paniniwala dyan, dyan, mag-ubisa yung ano. Okay. So, kailangan mo na i-deliverance for sure, no? Sa mga images na yan. Ano naman yan? Mga souvenir na lang yan. Wala namang, ano yan? Wala namang, hindi mo na mabigyan ng kahalagahan yan. Pero, pag makikita mo sila, para bagang merong silang meaning, halimbawa, nagbibigay ng fortune, o kaya parang nagbibigay sa'yo ng ano, mas mauling tanggalin mo na, ilbaon mo na yan kung talagang kung minsan kasi alam niyo yung image, no, na ano yan, nag-influence yan eh. Halimbawa, makikita mo palagi ang Santo Cristo, ang Mahal na Birhen, no, magbibigay sa iyo talaga ng tinatawag na yung attraction, no, of towards the things in heaven, no. Maalala mo yung ano mo, yung si Jesus, maalala mo yung heaven, maalala mo mga angels, ganun, di ba? So ang mga images talaga ngayon, ang dami. Hindi lang yung images ng mga statue, pati yung nasa image sa internet, sa mga ano. So, nagiging influence kay
ginagamit din nila mga esoteric ano yan, magnetic, magnet ano, from esotericism. Yung may isa akong ibigay sa inyo, ewan kung meron kayong naalala nun. Nung, yung tatlong buto na kulay green monster, siguro na nakikita niyo yan sa, lalo na sa mga produkto ng ano, sa drinks, may mga ano, kung minsan nakatatak yan sa ano. Eh, Brad, ano, genre, genre. Okay, Sister Cathy? Okay, Brad, okay. Brad genre? Yes, Brad Renel. Okay, kung galing diyan sa mag-ingat din sa mga idols, no? Dahil sila si Monsignor Krekimbik, exorcist ng Cebu, daming mga dinidispose na galing sa mga ganyan. At sa aming office din, lalo na yung mga may collection na nagresulta sa demonic position ng anak, pero open na ang may mga idols kasi na Diyos-Diyosan sa Egypt. Careful din. Sabi ni Father Nonet Legazpi, yung gumagawa kasi sa mga object, kahit patay na, mananatili ang kanyang authority. So, ibig sabihin, pag nabili natin yan, ang naturang gawa niya, mananatili ang kanyang authority kahit ang layunin natin ay decoration lang. Oh. Halimbawa, may kaso, ang isang couple, bumili sila na nagandahan sila sa isang maskara. Binili nila, idinidecorate nila sa kanilang kitchen. At buntis yung babae. So, nang nanganak na ang naturang babae, lumabas ang bata, panay ang iyak, hindi sumususo ang bata, panay ang iyak. Alam nyo, ano nangyari? Sa loob ng siyam na buwan, walang suso buhay, hindi sumususo buhay, pero di ma-explain talaga ng mga doctors. At panay ang iyak talaga, walang tigil. Hindi sumususo. Panay ang iyak, walang tigil. Malapit na magkahiwalay ang naturang couple dahil sa pangyayari. Hanggang dumating ang exorcist at nagsagawa ng test, doon na confirm na ang bata ay possessed. At natukoy na yung binili pala nila na maskara na dinicorate, ginagamit sa occultism noon. At iyon ang resulta sa contamination. So, ang ginawa ng exorcist, dinideliverance niya, binibreak niya ang consecration, at binuhusan ng gasolina, di pa nag umaapoy. Kaya muli niyang idinideliverance, binuhusan ng gasolina hanggang nasunog yon. So, careful din sa mga ganyan. Bro, meron din akong experience dito, bro. Yung ano, yung about sa Egypt, yung Egyptian paintings. Meron dito sa ano, taga South Cotabato po siya. Tapos nagtaka kami, every deliverance ang daming tumatakbo dito sa katawan niya, parang bilog daw umiikot, parang whirlpool dito sa chan. Tapos nagtaka kami pagkatapos ng deliverance, may sign parang mga taga, parang ano ba yung, for example, yung kapag matulog ka, di ba, maglalama talaga yung ano ng mga banig. So nagtaka kami, may mga sign doon, hindi to nakita ng isang officer eh. Wala siyang ano, hindi siya masyado tumitingin sa mga reaction ng katawan. Nakita ko merong mga sign ng mga goddesses, mga symbol galing sa Egypt, yung mga ibon, tapos yung mga ano, yung mga sign ng mga deity na gods, may pyramid,
merong Sphinx, ano ba yon? Tapos tinanong ko siya, meron ka bang painting na galing sa Egypt? Sabi niya, ay meron ako bro, collector ako ng mga ganyan. So doon namin natumbok na dahil pala doon nagsisimula yung ano niya, yung possession. So nasayangan siya kasi yung ano, yung papel na ginamit, papyrus. Bihira po, papyrus po. Papyrus, marami din po akong ganun, papyrus. Meron ka dyan, meron ka dyan. So papyrus yung ano niya, papyrus yung ano, maganda talaga, nakaganyan. Dinidikit-dikit lang ba? Tapos ang ganda ng pagka-painting. Yung painting doon, sakto-sakto talaga doon sa ano niya, yung sa balat niya, nakadikit. Nakano talaga, may lamat talaga. So yung mga ganyan, kahit na hindi natin i-ano, yung bigyan ng meaning, pero yung intention pala ng gumagawa kasi merong ritual. Yung sabi ni ano, sabi ni Bro Wendell na kahit napatay na yon, yung sculptor na yon o painter na yon, yung valid talaga yung authority niya doon. Kaya nga dito sa amin, careful talaga kami kasi meron ding Mama Mary na sinurrender dito. Tapos ang ganda ng Mama Mary. Nagtaka kami bakit sinurrender niya. Kasi sabi niya, nagre-react na siya sa Mama Mary. Nung binasag namin, meron palang curse na nakalagay doon sa ilalim mismo. Halo kasi yung ano eh, yung mga yung image ni Mama Mary, halo. May curse pala nakalagay, sinulat, mamamatay kayo lahat. Magkakasakit kayo lahat. Papatayin ko kayong lahat. Yung mga ganyan. So sa mga bagay na pala na mga ganyan, delikado. So ingat lang po, sa lalong-lalo na yung sa Taiwan, Thailand, sa Borneo, or sa mga ano, yung mga budas nila dyan, tsaka yung mga bell nila, delikado yun. Kailangan po na yung ano, dinidispose namin yan dito, hindi namin yan nire-recycle. Kasi once na i-recycle mo, delikado ka. Landing ka sa ano yan. Landing ka talaga dun sa hospital na walang finding sa doktor. Magtataka ka talaga bakit nangyari sa iyo yan. Dahil lang doon. Kaya nga ingat po tayo sa mga binibigay, yung mga decoration. Kaya nga po, contaminated yung iba. Nire-ritualan po kasi hindi natin alam eh. So hindi siya nawawala. Merong iba hindi nawawala yung ano, yung ritual pagka hindi dinurog. Kahit na anong deliverance mo, hindi yan mawawala talaga yung ritual once na hindi mo dinurog. Mawala ang ritual once na inurugin mo. Yun nga, kapag ka meron ka mga ganyan, dispose nyo na po. Meron ditong pare, pagka may makita talaga yung ano, yung seven lucky horses, yung mga horses na grabe, halos 100,000 yung isa na nakaukit, nakapalibot sa bahay nila. Nako, sabi ng exorcist, uwi ako pagka hindi nyo yan sinunog. Oh, sabi niya talaga, ubos talaga yung nakaano sa bahay niya, nakasabit at nakadecoration sa bahay niya, ubos talaga. Kasi ang mga exorcist kasi dito, careful sila sa mga ganyan na bagay. Kaya nga, pagka magtataka ka, bakit mga animals yung mga nilalagay doon na yung ano nga nila, yung mga yung ugali nila para ding hayop eh. Kaya nga, mga ganyan, mag-ano talaga yan, mag-project talaga yan kung ano ang nasa mga ano mo, matatamaan ka talaga. So mga curses, contamination. So sige po, sister. So, pwede po ba yung ipapasira ko na lang dun kila mama kahit, or kailangan pang ipa-deliverance muna bago sirain? I-break nila, sila na mag-break niyan. I-break nila, renounce sila. Tapos iano, meron ako na post na breaking po sa mga cursed objects. O, na-post ko okay. Na po yun. Iano na lang po ninyo. Kasi delikado po. Oh. Yung mga elepante. Ang mga elepante. Kaya nga, yung mga exorcist namin dito, pagka nakita Egyptian, yan. Mga Egyptian ano po. Oh, yung mga elepante galing Thailand na merong ano, merong may symbolism kasi yan eh, may symbol yan lahat. Kahit na ako sister, sculptor ako, tapos mahilig ako sa ano noon, mahilig ako sa Chinese sculpture, yung sa mga Thailand na sculpture, sa kahit na Egyptian sculpture, mahilig ako niyan
sister, kahit na sa mga buto, mag-ingat po kayo sa mga buto kasi merong iba buto ng tao ang inuukit nila. Oo. Kaya nga, mag-ingat kayo sa mga magbili ng mga ganyan. Kasi alam ko talaga yung epekto niyan. Kasi ako, mahilig ako sa sculptor, sa bato man, sa ano man, sa pangil man ng buaya, or pangil man yan ng ano, baboy, ramo, mauukit ko yan. Alam ko, kasi yung mga ganyan pala, meron silang ritual na ginagawa. Ako, hindi man ako nagre-ritual noon. Inuukit ko lang talaga. Pero kapag kadyaan sa mga lugar na yan, pagan kasi yung, may ritual sila na ginagawa bago sila mag-ukit. Kasi ginaguide sila ng mga spirit guides nila. Kaya ang ganda ng ukit nila. Tingnan mo, yung mga ukit nila, art nila, grabing ganda. May nagagay nila. Okay po. Oh, sige spirit po. Guide. So, kaya salamat po. Sige po, sister. God bless po, salamat. God bless. Make his message known, he's our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.